Magandang araw sa inyong lahat. In my today's video, mag-share po ako sa inyo ng isang ritual. At sinasabing kapag ganitong panahon, malakas po ang energy pagdating sa mga ritual. So ito po yung best and perfect timing para maggawa po tayo ng ritual. At talagang lubusan po itong magkakatotoo. So, naisip ko po na gawin itong video na ito, i-share ko po ito sa inyo, baka sakaling makatulong po, especially doon sa mga pusong nasasaktan. Ito po yung gamot. Kasi po, itong aking i-share sa inyo, ito po ay ritual para po sa mga pag-ibig na nawala. Ano po ba ang ibig sabihin yung pag-ibig na nawala? So, halimbawa po sa isang mag-asawa, nag-away po sila, naghiwalay po sila, nang ganyan-ganyan na lang, di ba? Kung talagang mahal nyo pa yung asawa nyo at gusto nyo pa siyang mapabalik, pwedeng-pwede nyo pong gawin itong ritual na ito. At baka sakali namang makakatulong sa inyo. At pwede rin po ito sa mga magjowa na talagang sobrang nagmamahala, nag-away, nagkahiwalay, at ang isa gusto mong mabalik muli ang inyong pagmamahalan, pwedeng-pwede mo rin itong gawin. Ito po ay gagawin lang natin para sa mga legal na samahan or pagsasama or pag-iibigan. Pero bago ako magpatuloy dito sa aking sharing na ito, gusto ko muna magpasalamat muli sa inyong lahat. Walang katapusan pa sa salamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta. Dito sa aking ritual na isi-share sa inyo, mangangailangan po tayo ng kandila. Dalawang kandila lang po na kulay ang ating kakailanganin dito. Mamili na lang po kayo. It's either pink na candle or kaya red candle. Mangangailangan din po tayo dito ng vanilla oil. Usually po ang ginagamit natin ang vanilla oil sa mga ritual po. Kaya mas maganda kung meron din po kayong vanilla oil dyan sa inyong tahanan. So if ever na may mga gusto kayong gawin na ritual na nangangailangan ng vanilla oil, meron na po kayo, hindi niyo na po kailangan maghanap. At mangangailangan din po tayo ng pulang, laso o ribbon. So, yun po ang tatlong pangunahing pangangailangan natin dito sa ritual na ito. Pero bago po natin umpisahan itong ritual na ito, kailangan po muna natin kumuha ng isang baso at lagyan natin ito ng tubig. Gayun din, lagyan din po natin ng asin. Bakit po natin kailangan gawin ito? Kasi yung pong kandila na ihahanda natin, lilinisin natin sa pamamagitan ng tubig at asin na ito. Bakit po? Para po mawala po yung bad energy na nakadikit dito or pwedeng dumikit dito sa kandilang ito. Kasi ito po yung pangunahing gamit na ating gagamitin dito sa ritual na ito. So, kailangan bago natin ito gamitin, malinis na malinis ito. Di po ba? So, paano po natin lilinisin ang kandila? Pwede po nating ilagay yung ating kamay sa may tubig na asin at wisik-wisik po natin dito sa kandila. Pwede rin po naman na ilubog natin itong kandila doon sa may baso na may tubig at asin upang lubusan po itong malinis. Yun po ang mangyayari doon. So pag nagawa nyo po iyon, hayaan nyo lang po siyang matuyo-tuyo ng konti. Pag natuyo na po siya, yun na po yung time na lalagyan natin siya ng vanilla oil. Yung sinabi ko po sa inyo kanina. So, paano po natin ilalagay yung vanilla oil? Kumuha po tayo ng vanilla oil using our hand. Then, ilagay po natin dito sa kabuuan po ng kandila na ating gagamitin. Paalala din po, kahit ano pong size ng kandila ang inyong gamitin. Basta ang importante po, ang kulay po ay maaring pink or red. Kasi ito po, pagdating po kasi sa pag-ibig, ang kulay pula at ang kulay pink na kandila ang normally ginagamit po ng lahat. Kaya iyan po ang kailangan natin. So, iyon na nga po, pag nalagyan nyo na po siya ng vanilla oil, ayan, kailangan na po nating ukitan yung kandila na gagamitin natin. So, paano po natin uukitan? Kayo na po ang bahalang dumiskarte. Kung meron kayo dyang kahoy na pang-ukit, huwag lang pong kutsilyo ang gawin yung pang-ukit. It's either kahoy or anything na pwede nyo gamitin na pang-ukit. So, i-ukit nyo po ang inyong initial complete name. So, pag sinabi po natin complete name, pangalan nyo po, yung middle initial nyo po, at saka yung apelyido nyo po. So, saan po natin dito i-uukit dito sa kandilang ito?
kailangan po ang agwat ng inyong uukitan ay kalahati pataas, hanggang sa dulo. Ibig sabihin, pag kalahati hanggang sa dulo, dito po natin sa middle, uukitan siya. Yan. Dito po sa kalagitnaan natin uukitan. So, iukit po natin ang inyong pangalan, middle, initial, at saka apelido. Yun lang pong letter, ha? Initial lang po. Hindi po yung kompletong pangalan po. Yan. Kapag naukit na po natin yung inyong initial, isipin din po natin kung ano ang kompletong pangalan ng taong inyong pababalikin ang pag-ibig. So, halimbawa po, ang kanyang initial ay S-U-V. Di bali po, naiukit nyo na yung inyong, ano, yung inyong initial dito sa gitna, ipapatong nyo po doon sa inukit nyo ang initial kompleto po ng name ng inyong pababalikin na pag-ibig. Kung sino man po iyon. So, malinaw po yung akin explain sa inyo. Ano po, hindi naman po siguro magulo. Inukit nyo po ang inyong kompletong name at ganun sa ibabaw po noon, iuukit nyo rin ang pangalan ng inyong minamahal na gustong pabalikin yung pag-ibig. Ano po? Ganun po mangyayari. At pagkatapos nyo pong gawin yon, doon na po tayo mga ngailangan ng red ribbon. Yan. Actually, wala po akong red ribbon. Pink po ako meron dito. So, pretending na lang po na red po itong gamit ko. Yan. Ang gagawin po natin is, ipapalibot natin itong si ribbon. Yan, dito sa kandila. Palibot nyo pa hanggang siya ay umabot dito po sa pinaka gitna po. Matakluban po yung inyong inukita na initial na pangalan. Kailangan po matakluban yun. Pag natakluban na po yun, inap na po yun hanggang ganun. So, mangyayari po, ganyan po yung style, di po ba? Ang gagawin nyo po, ilalagay nyo po ito sa inyong altar. Sindihan nyo po si kandila. At habang nakasindi po yung apoy sa kandila nyo, magkaroon po tayo ng isang mataimtim na panalangin, di po ba? Ibigay nyo po, sambitin nyo po ang lahat ng inyong intention, kung ano po gusto nyo mangyari. At kung matapos po ang inyong panalangin, ang inyong pagbibigay ng intention, saka naman po, hayaan nyo na lang na nakasindi yung kandila. At pag aabot na po ito dito sa puntos na maaabot na po niya yung ribbon, saka nyo na po patayin. So pagkatapos po, ano pong gagawin natin? Siyempre, hindi naman po ganun-ganun na lang yun, no? Kasabay ng paggawa ng ritual na ito, nagdasal po tayo, hiniling po natin yung ating kahilingan, intensyon, maghintay na lang po tayo ng timing, good timing na mangyari po talaga at maganap po kung ano man po yung inyong hiniling. So, pag bumalik na po ang inyong minamahal, saka nyo muli sisindihan itong kandila at hahayaan maubos. Ayan, alisin nyo lang po yung ribbon at hayaan nyo pong matunaw ito, maubos ang buong kabuuan ng kandila. So, inuulit ko po, sa unang ritual po, ang gagawin nyo is sisindihan po yung kandila. At kapag sumapit na ito sa may ribbon, papatayin nyo na po yun. Hayaan nyo lang po yun sa inyong altar. O, pag bumalik na po ang inyong minamahal, ang inyong asawa, ang inyong jowa sa buhay nyo, back together na po ulit kayo, ay di sa kanya lang po ulit sisindihan nyo natitirang kandila at ubusin nyo po ito. Yun na po ang gagawin nyo. So, itong ritual na ito, ang ibig sabihin po nito para mapaibalik natin ang dati nating pagmamahal, yung mga nabigong pag-ibig, nagkahiwalay. Ayan. So, kung mahal nyo pa ang inyong jowa na iniwan kayo or nagkaroon kayo ng problema, naghiwalay kayo, ang inyong asawa na ayan, naghiwalay din, pwede nyo pong pabalikin ang kanilang pagmamahal, ang inyong pag-iibigan sa pamamagitan po ng ritual na ito. Wala naman pong masama kung susubukan siguro po natin, ano, dahil paano po natin malalaman kung epektibo po ba ang ritual nito kung hindi po natin susubukan. At saka kung kayo po ay may agam-agam o pagdududa at susubukan nyo po itong ritual na ito, pwede pong mangyari na hindi po ito umepekto sa inyo.
Kasi nangyayari lang po ito, nagkakatotoo po itong ritual na ito sa mga taong may lubos po ang paniniwala. Yung talagang bago nyo umpisahan itong ritual na ito, eh buo po yung loob nyo at naniniwala kayo. Isinasa puso nyo po ang paggagawa ng ritual. At saka ang tips ko lang din po, kung gagawa po kayo ng mga ritual na ito, mas maganda po yung mag-isa lang kayo para nagkakaroon kayo ng concentration, di po ba? Kasi pag marami pong tao maingay, hindi ka po kayo nakakapag-concentrate. So, mas maganda po kung gagawin niyo yung mga ritual, kahit anuman pong ritual, yun po yung tinutukoy ko, kailangan yung mag-isa lang kayo. Kasi alam nyo ba, iba yung mag-isa lang kayo, eh nakakapag-concentrate po kayo na isa sa puso nyo po kung ano po yung ginagawa nyo. At sana po makatulong ang ritual na ito sa mga taong malungkot ang puso at walang minamahal, walang pag-ibig. Ano po, kung namimiss nyo ang inyong mga dating minamahal, dating pag-ibig, pwedeng-pwede nyo po yung pabalikin. Basta sa paggagawa po ng ritual na ito, paniniwala lang po. At positibo lang po tayo palagi sa ating buhay para may pagkaloob po sa atin ang ating mga kahilingan. Hari naway, may natutunan na naman kayo ngayong araw na ito mula sa aking sharing na ito, sa ritual sharing na ito. At magkita-kita po muli tayo hanggang sa mga susunod kong video. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone. Bye!